Panginoon. So ngayon po, nasa fifth topic na po natin ng Seek First. Okay, sabi nga yan, the power of doing the most important things in life. So napaka-importante na alam po natin yung ginagawa natin, yung inuuna natin, yung pinaka-importante sa buhay natin. Diba? Ang sabi nga po, lagi po natin sinasabi, your priority affects your destiny. Yung mga bagay na inuuna mo, malaki yung epekto nito sa magiging destiny mo. Diba? Yung mga bagay na lagi mong ginagawa, yung mga bagay na binibigyan mo na importansya, malaki yung epekto nito sa buhay mo. So, sa mga series po natin, meron tayo dyan. So, next month nga po, February, is Intimacy with God. Sabi nga po natin dyan, the closer we are to God, the stronger we will be. And then March is discipleship, becoming what God wants you to be. And then cross point, the real essence of the cross of Christ. Sa April po yan. Then May, inside job, success begins within. And then sa June po is reformation. So may iayos ka pa. Yan, may iayos pa po tayo. July, right turn, decision making and decisive moment. And then August, who am I? Rediscovering yourself. September, overcoming buffering. Dealing with the barriers of progress. And then October, Big Thanks 2017. So expressions of appreciation. And then November, amazing expansion. Breaking the breakthrough barriers. And then December, transition. Transitioning through the crucial seasons of life. Yan, alam niyo po ako, talagang excited ako sa bawat buwan ng mga series natin. Kasi talagang magaganda po yung mga topic natin at hindi lang yun tayo natututo, nababago po tayo. Alam nyo po, napakapalad po natin na meron pong iniyahanda sa ating magandang plano po. Diba yung Panginoon sa atin? So buong taon, alam mo na kung ano yung tatakbuhin ng buhay mo, diba? Kaya nga sabi natin, napaka-importante ng mga first sa buhay mo. Kasi yung first, lagi nitong maapektuhan yung mga ending mo. Sabi nga, if we put God's will and God's way first in our lives, He will take care of everything. Diba? So, kaya nga meron din po tayo every January. So, simula pa lang, inuuna na natin si Lord. Diba? May prayer and fasting po tayo. Diba? So, matatapos na po yung prayer and fasting natin. At ang sarap po talaga ng pakiramdam pag nag-fast ka, nag-pray ka. At maganda po yung resulta. Kaya nga sabi ko, pambihira, ang ganda. So, hindi ko lang to gagawin every January. Diba? Sabi ko nga, plano ko gawin ko to every month. Diba? Kasi ang sarap, alam mo yon, ang ganda ng epekto sa buhay. Yan, kaya nga medyo kumakasya na yung mga damit ko eh, pag nagpa-fasting. Yon. So, sabi nga po natin, last first Sunday, we talk about seek first. Diba? Sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan, unahin po natin ang Panginoon and everything shall be added unto us. And then, yung second day natin, second Sunday, we talk about honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Diba? Yung first fruit, kanina po, sabi ko, natutuwa ako kanina kasi nabigay ko na yung first fruit ko sa Lord. So, ang sarap po. Sabi ko, ready, alam ko, may magandang gagawin yung Lord. Naalala ko, nung first time na nag-first fruit po ako, konting share ko lang po sa inyo, kung di pa kayo nag-first fruit. Hindi po. Alam niyo, nag-first fruit po ako, sa trabaho po, hindi po ako tumatagal ng 3 buwan. So, 3 months lang po ako lagi. Yan, kasi isa po akong dati po akong call boy. Hindi, call center agent po. So, every 3 months, umaalis ako. Pambira, nung nag-first fruit ako, alam niyo po, tumagal ako. Ngayon, naka-2 taon na ako. At iba yung nagagawa ng first fruit eh. Kasi sabi nga, yung nagre-rest yung blessing sa household mo. So, hindi ko na kailangan mag-apply every 3 months. Kasi nag-first fruit ako. And then, sa third day po natin, third Sunday, tinuro po natin yung greatest commandment, all about love. So, love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength. Diba? So, sabi dapat doon, pag inuuna natin ng Panginoon, diba, ibibigay natin yung lahat sa Kanya, yung buong puso natin. Diba? Sabi nga, pusuan mo. Diba? Pusuan mo si Lord. Ang bihira. Yung puso natin na kay Lord. And then, last Sunday, yan, so yung biblical childship. So, pinag-aralan po natin paano ba tayo maging anak. Diba? Na pag in-honor mo raw yung magulang mo, yung parents mo, may kalakip na promise. At yung promise na po na yun is hahaba daw yung buhay mo. Diba? So ngayon po, excited po ako ngayon kasi napakaganda po ng topic natin. Sabi nga, we start with a fire and we will end with a bang. Diba? So matindi po yung last topic natin ngayon. Isa po to sa pinaka-importante na issue ng buhay po natin. So let's talk about money management.
Sino po excited dito? Yan. Sino gusto ng pera? Power. Diba? So, lahat po tayo kailangan natin. Tayo sabi nga, maganda yung topic nito kasi yung topic nito, marami nang naayos at marami nang nasirang buhay. Diba? So, importante ito. At sabi nga, approximately 75% ng teachings ni Jesus sa gospel, yung gospel po, alam po natin yan, diba? Yung Matthew, Mark, Luke, John, yun po yung life and teaching po ni Jesus Christ. Sabi, 75% po doon ay may kinalaman sa pera at ari-arian. So, bakit kaya? Diba? Sabi nga, mas marami pa tong mas marami pang tinuro to ni Lord kesa sa salvation, kesa sa impyerno, kesa sa ibang bagay. 75% ng turo ni Jesus Christ sa Gospels about money, 'di ba? About property. So bakit? Kasi it highly affects your life from here to eternity. So malaki yung epekto ng pera sa buhay natin. Sabi nga hindi lang sa buhay nito, maging sa eternity maapektuhan niya. 'Di ba? Kasi kaya kang pasamain at kaya kang pabutihin ng pera. Naniniwala po ba kayo doon? 'Di ba kasi ang pera po neutral 'yan eh. Ang ibig sabihin po ng neutral, pwede siyang mabuti, pwede siyang gamitin sa kasamaan. Halimbawa, music. Diba? Sabi nga kanina, there's no such thing as worldly music. Kasi ang music po is collaboration of sounds lang yan. So meron po evil lyrics. Diba? Meron po evil o godly lyrics. Pero yung music, neutral po yan. Pwede gamitin mo sa pagsamba sa Panginoon, pwede mong gamitin sa mga kantang lyrics ng mga kabastusan, sa kasamaan. Kaya nga ako dati mahilig ako sa mga ano yung mga heavy metal. Ganun yung tugtugan ko, buti na lang yung lyrics lang pala yung masama. Meron naman palang heavy metal na Christian. Hindi ko naman po kayo ini-encourage, ako lang yun. 'Di ba? So neutral po 'yan. Halimbawa, yung computer, 'di ba? Pwede mong gamitin sa mabuti, pwede mo ding gamitin sa kasamaan. Ganun din po yung pera. Kaya napaka-importante marunong kang mag-handle ng pera. Kasi marami na pong nasira. Marami na rin pong nag-away-away na pamilya. Marami na pong mga relasyon ang nasira dahil sa pera. Marami na pong nagpatayan dyan. Diba? Nag-unsehan. Yan. Nagpatayan. Diba? Marami na eh. Kaya importante po to. Kaya nga nagpapasalamat ako to pong church natin. Pinagpala po tayo. Kasi pinag-uusapan po natin to. Marami pong church, hindi po alam to. Kaya yung buhay po nila, hindi nila alam kung paano i-handle yung money. Isa po sa big threat sa marriage. So may top 3 po na big threat sa marriage. At muntik na rin po akong madali nito. First year ng ano po namin, ang pagsasama po namin mag-asawa, muntik po ako yung bumagsak dito. Alam niyo po, kung ano yung number one sa dahilan kung bakit naghihiwalay, ayon po ito sa survey, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Alam niyo po yung number one kung ano? Hulaan niyo. Money. Diba? Kaya nga importante po, alam mo kung saan mo siya gagamitin. At simula ngayon, alam ko, tutulungan tayo ng Panginoon para hawakan natin ito na maayos. Diba? Sabi ko nga, yung money tool yan eh. Dapat pinapagaang yung buhay mo. Diba? Kaya nga tayo may mga tools. Diba? Try mong magpako ng kamay lang. Diba? Na-try nyo na. Diba? Mahirap. Sabi nga, dapat ang pera, pinapagaang yung buhay mo. Tools yan eh. Karamihan sa atin yung pera, pinapabigat yung buhay natin eh, no? Parang ano ba naman? Ako, alam niyo po, dumating po yung time pag sumasweldo ako, mas masama loob ko. Pag sweldo, di ba, dapat masaya ako. Pag bira, pag sumasweldo ako, mas nalulungkot ako, naiiyak ako lagi eh. Meron po ditong ganon. Yung mga tumatawa, mukhang nakaka-relate, nakikita ko. Di ba? So, dapat tools. Dapat napapagang yung buhay natin, napapagaang yung buhay natin, natutulungan tayo. Kaya nga dapat gamitin natin siya ng maayos. Okay, ready na ba kayo? Amen. So ready na po tayo. Buksan po natin ang ating Bible. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to 3. Yan. Meron po tayo dyan sa screen. Basahin na lang natin. Sabi, now about the collection for God's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. If it seems advisable for me to go also, they will accompany me. Amen. Siguro nakita po natin dyan, sabi po dun sa verse 1,
Sabi diyan, sa verse 2, on the first day of every week. So kaya po natin ginagawa ang ating pong Sunday service as Sunday. Kasi po, ang Sunday po ang first day ng week. Di ba kaya nga sa kalendaryo, ang unang letter ay letter S, di ba? So sa mga week, letter S po, hindi Monday. Ang Monday, first day of working week, di ba? First working day pala. So Sunday po yung first day. Kaya nga pag inunan mo si Lord, yung Sunday mo para sa Kanya. Diba? Kaya nga yung mga nandito naniniwala ko, una sa Lord sa buhay mo. Kasi unang araw pa lang ng linggo siya na kagad yung pinupuntahan mo. Okay? So ito pong context po ng binasa po natin, this is about missionary offering. So ito pong pera na gagamitin po sa pag-abot sa mga tao sa iba't ibang uri ng kapamaraanan. So may abotin po silang mga ministry, may mga iwiwin po sila, may mga i-disciple po sila. So sa iba't ibang paraan ng ministry, dito po gagamitin tong offering na to, missionary offering po. At instruction po nito ni Paul, una, dun po sa instruction ni Paul, meron po tayong matututunan na basic principles na sa about Christian stewardship. Diba? Bilang mga steward ng Panginoon, ng Diyos. Sabi nga, manager lang po tayo. Hindi tayo may-ari. Kaya nga tawag stewardship dito. Pag-aaralan po natin ang mga basic principles about Christian stewardship. At hindi lang po yun, meron din po tayong matututunan dito ang prinsipyo kung paano mo i-handle ang money ng maayos. Diba ang saya? Meron ka ng matututunan about Christian stewardship and then how to handle your money. Diba? At ang magandang question dito, how to turn your money into ministry? Pambira, yung pera mo pala, pwede maging ministry. Diba? So kaya nga sabi nga bago mabago yung buhay natin, kailangan mabago muna yung isip natin. Kasi pag nabago yung isip, doon po mangyayari yung transformation. 'Di ba? Sabi nga, be transformed by the renewing of your mind. Kaya po tayo tinuturuan para po mabago tayo. So how to turn your money into ministry? Nung dati po na-realize ko, sabi ko, oo nga no, yung pera ko pala temporal lang. So yung kayamanang temporal, pwede pala tong ma-convert into eternal na kayamanan, eternal treasure. So yung pera mo, pwede mong maging ministry. Di ba? So tatlong bagay po na pag-aaralan natin. Are you ready? Ready na ba kayo? Let's get it on. Okay, number one. So sabi dyan sa verse 1, now about the collection for God's people, do what I told the Galatians churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. So number one is set aside. Sabihin po natin, set aside. Set aside. Set aside or practice the art of setting. Yan. So set aside po. So, kaya po art yan, kaya po nilagay po natin yan is art of setting. Ang art po kasi skills. Diba? Ibig sabihin ng skills, dapat meron kang skill kung saan mo dadalin yung pera mo. Kung paano mo siya hahati-hatiin. Ulitin ko, sabi kanina, basic principles about Christian stewardship at the same time, principle then how to handle your money correctly. Diba? So, set aside and practice the art of setting. So, number one, paano tayo magsiset aside? First is, set aside worshipfully. Yan, set aside worshipfully. Sabi nga dyan, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income. So dapat malinaw po sa atin, giving is a part of worship. Hindi lang po tayo nagsisimba, kundi sumasamba. So ang pagbibigay po natin ay isang uri po ng pagsamba natin sa Panginoon. O maganda po yung kumakanta tayo sa Panginoon, di ba? Sinasamba natin siya. At yung pag-offering po natin, pagbibigay natin sa Panginoon, isang uri rin po yun ng pagsamba. Diba? Kasi mahal natin siya. Pwede ba yung sabihin lang sa'yo ng anak mo, anak, mahal kita, sige, kakantahan kita. Diba? Naibawang ko po, hindi, kantahan na lang kita. Diba? Hindi ganun eh. Mahal mo yung Panginoon eh. Kaya ka nag-o-offer sa kanya. Sabi nga, part of worship to. Part ng pagsamba. So, ang malinaw po dito, sabi dyan, each member was to come to the Lord's Day gathering prepared to give his share for that week. Diba? So the early church met on the first day of the week in commemoration of the resurrection of Jesus Christ. So kaya po sila nagkikita-kita nung first day. So sa atin nga po, Sunday, kasi kinokommemorate nila, inaalala nila, kasi Sunday po,
Oh, first day po nabuhay yung Panginoong Hesus, muling nabuhay. 'Di ba? So kaya doon po sa unang araw po sila sumasamba, nagtitipon-tipon. At dala-dala po nila yung kanilang mga offering sa Panginoon. At first day din po nung yung sa Acts 2, 'di ba, nung bumaba po yung Holy Spirit, first day din po 'yon, yung Day of Pentecost. 'Di ba? Kaya dapat po nagse-set aside ka para sa Panginoon. 'Di ba? So worship natin 'to eh. Yung pagbibigay natin, this is a sign of worship. Sabi nga, it is tragic when church members give only as a duty and forget that our offerings are to be spiritual sacrifices presented to the Lord. So napakamasalimuot daw po yung parang, alam mo yung nagbibigay ka lang as a duty, yung napipilitan ka. Kaya nga sabi ni Paul, God loves a cheerful giver. Diba? So set aside worshipfully. So sign to ng spiritual sacrifice mo sa Lord, ng pag-worship mo, pagsamba mo siya dahil mahal mo siya. Di ba? Niligtas ka niya eh. So dapat ito yung ibigay natin sa Panginoon. Sabi nga, giving should be an act of worship to the resurrected and ascended Savior. Kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo naligtas. Dahil po sa Panginoon. Di ba? Kaya po dapat binibigay po natin yung nararapat na pagsamba sa Kanya. So number two, sabi yan, number one, set aside worshipfully. Number two, set aside weekly. Yan. So weekly po pala dapat. Sabi yan, giving should be done every Sunday. Diba kaya nga on the first day of every week. So every week on the first day, so Sunday po yun. Diba? So some students have suggested that many people were paid on the first day of the week during that time in history. Sabi, nung time daw po nila, once a month lang yung swelduhan ng mga tao na yun. Pero every week po, nag-offering sila sa Lord. So, gayon din po sa atin, di ba? Sabi nga, kahit na yung sweldo mo is quincenas katapusan or kahit ano ba yan, by weekly, sabi dito, every week. Di ba? So, every week. Sabi nga sa Good News Translation, every Sunday, each of you must put aside some money in proportion to what you have earned. So set aside your monetary offering every Sunday. So this is every Sunday, not every month. Diba? So every week din po. Kasi every week po yung ginagamit po natin yung ano eh, yung mga bayarin eh. Diba? Sa yung mga gawain natin sa Panginoon. Yung Panginoon, so every week po yan. So sabi nga dapat kung gaano tayo kasistematic sa pag-handle ng mga financial natin, sa mga bayarin natin, dapat ganun din daw po tayo sa giving natin sa Panginoon. Alam mo yun? Kaya, pag ganito daw po yung ginawa natin, yun talagang nagiging systematic rin tayo sa giving natin. Hindi po magsasuffer ang ating pong gawain. Alam nyo po, meron po akong kilala sa church po. Pag fifth Sunday, pag may fifth week, walang allowance yung mga workers, pati yung mga pastor. Kaya nakasalubong sabi ko, oh bro, ba't namumutla ka? Fifth Sunday ngayon ay pambira, kaya pala. Alam mo yung nakakalungkot? Kaya tuloy, hindi umaangat yung ministry ng Panginoon. Kasi isipin mo, yung pastor, tapos yung mga workers, pag fifth Sunday, walang pagkain. Sige, passing muna kayo ng buong pamilya mo, pastor. Fifth Sunday ngayon. Kaya po, alam nyo, nalulungkot ako dun sa church na yun. Pambira, hindi na lumago. Tapos yung mga, ang hihirap na mga miyembro, hindi po natin sila inuusgahan, pero ganun po yung nangyayari. Kasi, alam mo yun, hindi mo pinagpapahala yung gawain ng Panginoon eh. Nasa giving nga po yung sikreto, di ba? Kaya, yung church na yun, ilang taon na ganun pa rin. Di ba? Kasi, importante po eh. Sabi dito, malinaw, set aside. Sabi nga kanina, it is your duty to obey and it is God's duty to bless you. So, pag sinunod mo ang Panginoon, yun yung duty natin. Pero, responsibilidad ni Lord na pagpalain ka. Kasi sinusunod mo siya. Promise niya yun eh, di ba? Kaya nga pag sinabi ni Lord na on the first day or pag sinabi ni Lord na every Sunday, pag sinabi ng Bible, sundin mo. Alam po natin na every sumusunod tayo Lord, every time na nag-obey tayo kay Lord, may kalakip na pagpapala. Kaya nga pag sinabi ni Lord every week, di ba? Ano ba naman yung pagpapala na binibigay sa atin ni Lord? Sabi nga yung buhay mo palang pagpapala na yan eh. Di ba? Yung mga mayayaman, kahit si Bill Gates, kahit si Henry C., uubusin niya lahat ng pera niya, maduktungan lang yung buhay nila. Pero hindi kaya ng pera nila. Kaya ngayon, yung buhay mo, malaking pagpapala na yan eh. Kayamanan na yan. Higit pa yan sa net worth ni Bill Gates, higit pa yan sa trillions, mas mahalaga pa yan. Di ba? Kasi pinagpahala ka ng Panginoon yung buhay mo na yan.
So number two, set aside weekly. And then number three, set aside personally. Yan, sabi yan, di ba? Each one of you. So dapat lahat pala. Di ba? Kaya na nila yan. Sila lang naman yung mayayaman. Sila na lang mag-offering. Di ba? So sabi po dyan, each one of you. So dapat lahat po pala tayo. So personal po yan. Di ba? Ma, bakas na lang ako sa offering, ma. Basta para sa atin yan, pangpamilya na yan. Di ba? Hindi po ganun ang sabi po ng Bible. Each one. So lahat po tayo. Di ba? So giving was personal and individual. So ini-expect ni Paul na lahat po ng miyembro ay mag-share ng offering nila. Whether mayaman ka man o mahirap ka man, matanda ka man o bata ka man. Di ba? Each one. So lahat po tayo. Di ba? So lahat po ng may income ay may privilege po para mag-share at tumulong po doon sa mga nangangailangan, doon po sa gawain ng Panginoon. Kasi ang gusto po ng Lord, sinashare po natin yung blessing natin. Di ba? So set aside personally. Number four. Yan. Sabi yan, set aside proportionately. Yan. So proportionately. So giving is to be proportionate. Sabi nga sa Century Version, on the first day of every week, each one of you should put aside money as you have been blessed. So kung paano ka raw po ba pinagpapala ng Panginoon, di ba? Ganon din daw po yung ginagawa mong blessing. Sabi nga, this suggests that believers who have more should give more. Ako po dati, kasali po ako sa ano, siguro meron dito sa atin kasali rin, sa SBO, alam niyo yon, samahan ng mga 20 ang offering. Pambira, ang tagal ko niyan eh. Talagang every Sunday, 20. Yan. Nagsiset aside naman ako, kaso nga lang 20. Pambira, kaya yung buhay ko pang 20 lang eh. Pagkain ko, laging 20 log eh. Kasi 20 lang offering ko eh. Diba? Pambira, nangangarap ka ng masarap na pagkain, offering mo 20. O 20 log ka lang. Diba? Hindi ka man lang makapag-top silog. Alam mo yon? So, depende, dapat nagle-level up yung offering mo. Kaya nga sabi ko, pambira, gusto kong gumraduate dito. Titiwalag na ako sa SBO. Ayoko na ng 20. Samahan ng mga 20 offering, ayoko niyan. Magle-level up ako. 25 naman. Diba? Hindi, syempre, mas mataas naman. Diba? So, alam mo yon, minsan, ano eh, kinukuripot pa natin si Lord eh. Alam mo yon. So, dapat, sabi nga, nakadepende. Dapat proportionate siya. Kaya nga nung naghulog yung ano, natandaan niyo po yung matandang balo, nung naghulog siya ng dalawang kusing. Di ba, oo, dalawang kusing lang yung hinulog niya. Pero lahat naman daw nung meron siya, binigay niya na. Kasi God is not looking, sabi nga, God is not looking for the portion, but for the proportion. Ang tinitignan ni Lord, yung proportion. Nagbigay ka nga ng 100, sweldo mo naman, 1,000,000, pambira, di ba? Wala pa rin. So, yan, so proportionately. So, dapat daw po, depende sa'yo. Yan. So, kaya po hindi po minention dito ni Paul yung percent, yung tithe. Sabi nga, the Jewish believers in the church would have been accustomed to the tithe. Nung time po kasi nila, normal na po yung nagtatithes. Kaya hindi na tinuturo. Kaya minsan, di ba, pinagtatalunan pa to sa ano eh. Sabi, wala naman sa New Testament yung tithes. Ba't pa ako magtatithes? Kasi nga, isa sa mga dahilan doon, sabi ng mga Bible scholar, nung time nila, normal na po ang nagtatithes. Kaya hindi na tinuturo. Diba? Parang pagkain, normal na yan. Ituturoan ka pa bang kumain, diba? So normal na po yon. Pero, ang sinasabi po dito ni Paul, hindi po siya nag-mention ng any special proportion. Diba? So, as you have been blessed. Yan. Pero ang tithes po, is 10%. So alam po natin yan, di ba? First 10% po ng income natin. So maganda po, doon po tayo nagsisimula. Sabi nga, tithes is a good place to begin our stewardship. Yan. But we must not remain at that level. So as the Lord give us more, we should plan to give more. Yan. Dati nung nagtatrabaho ko, hindi ako nagtatithes eh. Talagang, alam mo yun, talagang pero nangyayari, baon-baon ako sa utang. Nagtaka ako, nung nagtithes ako, doon ako nakaluwag-luwag. 'Di ba? Yung pala yung sekreto. Sa mundo kasi, 'di ba, magdamot ka nang magdamot para magkaroon ka, pero kay Lord, habang nagbibigay ka, lalo kanyang pinagpapala. 'Di ba? At hindi lang po 'yun, nung natuto ko mag-tights, sabi ko ayoko na ng tights. Ano naman? 20ths naman, 'di ba? Parang ayoko na ng level noon eh. Sabi ko yung tights level mababa na 'yan, tataasan ko naman, 'di ba? At habang tinataas ko, lalo kong pinagpapala ni Lord. Grabe po, pag naging tapat ka.
At isa pa po, sabi nga diba, set aside. Ako po naging isa sa naging ugali ko. Kasi sabi ang may narinig po ako nag-preach, sabi niya, ang tithes daw po, first 10% dapat. Hindi dapat yung, ano mo yun, yung ubusin mo muna yung 90. Uy, magta-tithes pala ako, 10%. Ako, ginagawa ko po, pag sweldo ko, kung hindi unang i-withdraw ko yung 10% o yung tithes ko, ihiwalay ko na kagad para hindi na magalaw. At kahit anong mangyari, natatakot akong galawin yun. Kasi diba sabi sa Malakay, kay Lord yun eh. So pag kinuha mo, para mo siyang ninanakawan. Kaya nga kahit gutom na ako, gusto ko nang mag-Jollibee. Yung bira kay Lord to. Ayoko. Diba? Diba alin ang magutom ako ng panandali, pagpapalain naman ako ni Lord kasi sumusunod ako. Diba? So, set aside proportionately. Sabi nga, as the Lord give us more, we should plan to give more. Diba? Sabi nga sa The Message, every Sunday, each of you make an offering and put it in safekeeping. Be as generous as you can. Diba? Sabi ng Bible, be as generous as you can. Hindi, be as kuripot as you can. Diba? Alam mo yun? Pambira si Lord na lang, kinukuripot mo ba eh? Diba? Dati pag nagtatay sa ko, ultimong sentimos kinukompute ko eh. Pambira, nakikipagpalit pa ako centavos. Alam mo yun? Tinitipid mo pa si Lord. Eh, sabi nga eh, baka pag si Lord nakipagkwentahan sa'yo, baka lumuha ka ng bato sa mga pagpapala ni Lord sa'yo. Kaya dapat hindi po natin kinukuripot si Lord. Kinukuripot. Sabi nga, the trouble is too many saints as they earn more involve themselves in more and more financial obligations. And they do not have more to give to the Lord. So, sabi nga eh, isa sa mali ng mga Pilipino, pag tumataas yung sweldo, tumataas din yung gastusin. At isa pa doon, dumadami yung kamag-anak. Diba? Alam mo yun? Pag tumataas ka, dumadami yung kaibigan mo. Pero hindi po yun. Pag tumaas yung sweldo mo, bibili ng ganito, ng ganyan. Diba? So, sorry po. Alam mo yun? Tumaas yung sweldo mo dati, ano ka lang, 3-in-1 eh. So, dumagdag lang yung sweldo mo ng 500, Starbucks ka na lagi. Di ba? So, kesa taasan mo yung, sabi nga, kesa taasan mo yung mga financial obligation mo, di ba? Magtaasan mo yung pagbibigay mo kay Lord. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Lord. Tuwing nag-a-apply ako ng credit card, lagi ako nare-reject. Kasi sabi ko, siguro may message sa akin si Lord. Di ba? Wag na. Yan, so, sabi nga, be as generous as you can. Meron po akong isa sa pinaka-paboritong story na nadinig ko about Alexander the Great. Kilala niyo po si Alexander the Great? Yan, siya po yung great, yan, si Alexander. Habang dumadaan po sila sa ano, sa isang mga ano ba yun, fields na lang. May nakita po siyang beggar. So, pulubi. So yung habang dumaan siya, pinahinto ni Alexander the Great yung karwahe. Tapos naglabas siya ng 3 gold coins. Pambira, no? Sana ako na lang. Yung 3 gold coins. So binigay niya dun sa pulubi. Sabi ng advisor niya, bakit 3 gold coins? Sabi niya, a 3 dimes or a 3 nickels is enough to satisfy that beggar's needs. So yung 3 nickels, sapat na daw yun para mapunan yung pangangailangan ng beggar sa isang buwan. Pero sabi ni ano, sabi ni Alexander the Great, you know what? 3 nickels will satisfy his needs, but 3 gold coins will satisfy my giving. Or will satisfy, 'di ba? My generosity. Ganun po. Dapat alam mo 'yun, sabi ko nga eh, yung generosity mo ikaw na 'yan eh. 'Di ba? Kayong kakuripotan mo, ikaw na rin 'yan. 'Di ba? So tayo na 'yan eh. Kaya nga pag nagbibigay ako, lagi na papasok sa akin 'yun, oo nga no, pag magbibigay ako si Alexander the Great, eh, ganun siya eh. Kumbaga ikaw ganun ka rin eh. Kaya tignan mo, great siya, kasi great siya magbigay. Ang gusto mong maging great, diba? Run the great, yan. Diba? Galingan mo rin yung giving mo. Yan. Kaya nga may mga, meron kahit nga po yung mga secular na tao, alam po nila yung ano eh, alam po nila yung strategy na to. Diba? Kilala nyo si Mark Zuckerberg, yung may-ari ng, yung founder ng Facebook. Diba? Sabi nga natin, 99% ng income ng Facebook, ng share niya, binigay niya. Diba? So ganun yung mga taong pinagpapala, yung mga giver, yung mga generous. Yan, sabi nga, kung may plano ka sa spending mo, dapat may plano ka una sa lahat sa offering mo. Diba, dat pinagpaplanuhan mo na yan, pag sweldo mo, ibibili ko nito, bibili ko ng ref, ng eroplano, ng kotse, diba? Ang dami mong plano eh, pero yung offering mo, hindi mo pinagpaplanuhan. Sabi nga, an open heart cannot maintain a closed hand. Kung bukas ang puso mo, hindi mo ma-maintain yung closed hand mo.
di ba? An open heart cannot maintain a closed hand. Ako po, tuwing mag-offering ako, isipin ko lagi, gaano ko baka mahal yung Panginoon. Di ba? Sabi nga, yung money, shadow lang yan ng heart mo. Di ba? Kasi mahal ko si Lord eh. Kaya ibibigay ko yung para sa Kanya. Yan. Kaya nga po dito, yung meron po tayo dyan, yung sa Greek, sabi po dyan sa Greek, yung judo. Yan yung ibig sabihin po doon ng, sabi doon, succeed in reaching. Yan. Yan, as you have been blessed. Sabi yan, yung Greek po dyan is judo. Succeed in reaching or to succeed in business affairs. Sabi nga, kung paano ka pinagpapahala ng Panginoon, dapat ganun ka rin naman, dapat mag-set aside ng monetary offering mo sa Panginoon. Diba? So the more na binibless ka ni Lord, dapat the more na nagbibigay ka sa Panginoon kasi the more ka pa niyang pagpapalain. Diba? Kasi magaling ka na steward eh. Diba? Pag magaling kang steward, ay, tama yung pinagdadala ng pera nito, lalo ko siyang ibibless. Kaya ang prayer ko po lagi, Lord, make me a channel of blessing. Pinagpe-pray ko po yun. Sabi ko, Lord, gamitin mo akong daluyan ng pagpapala. Isipin mo, daluyan ka or imbudo ka ng kayamanan ni Lord. Di ang laki nun. Diba? Siyempre, may masasayad din sa'yo nun pag dinanan ka ng pagpapala ni Lord. And so, ganito din naman po dapat yung gawin natin sa lahat ng kaperahan po natin. So, learn to set aside. So, ganun din po sa atin pong mga pag-handle ng pera. So, learn to set aside. So, be strategic. Yan, maging disiplano po tayo. Pag-iwalayin mo na. Ito po yung sa bills, di ba? Ito yung panggastos ko. Yan. Dati po eh, andali lang magkwento ng sweldo ko eh. Pag sweldo ko, set aside ko na, bayad utang, tapos. Wala nang kwenta-kwenta. Ang bihira. Alam mo yon, hindi na ako nahihirapan magmat eh. Bayad utang, ubus na. Diba, sabi nga yung tema ng sweldo ko, one day. One day, wala na. Diba, isang araw lang. Dati po yon, kasi hindi pa tayo nagtatapat si Lord. So, sabi nga, kapag hindi mo na set aside ng maayos yung pera mo, kung saan-saan mo nalang dadalin yan. Kung saan-saan na lang mapupunta yan. Diba? Sino na naman yayaman? Si Henry C. Diba? Kaya puro sila lang yung yumayaman, dun mo lagi dinadala sa SM eh. Sa Trinoma naman. Hindi, joke lang. Diba? So pag hindi mo sinet aside, wala kang plano dyan sa pera mo. Wala. Kung saan-saan mapupunta yan. Sabi nga, tandaan mo, suicide ang hindi pagsiset aside. Alam mo yun? Walang mangyayari sa pera mo kasi hindi mo siya sinet aside. Hindi mo siya nilagay kung saan po nararamdaman. Meron po tayong sample dyan. Yan, next po. Yan, so yung tawag po natin yan, yung 30-70 principle. Yan, 70% yung expenses mo. Yan, so yung 30% sa God, capital investment and savings. Yan, hindi naman po natin sinabi pag hindi ganyan ginawa mo, hindi ka mapupunta sa langit, ha. Suggestion lang po yan. So, 70-30. Yan, sabi nga dapat ihiwalay mo na yung 10% yung tithes mo, ihiwalay mo na kay Lord yan. And then capital investment. Ano po yung capital investment? Sabi nga yung 10% dapat meron kang 10% na ginagamit mo na kumikita rin. Ang tawag po dyan, money machine. Yan, alam mo yung nag-i-invest ka, yung 10% naman yung savings mo. Diba? Para pag kailangan mo, alam mo kung saan ka kukuha. Hindi yung pag nangailangan ka, tatakbo ka na naman kay Bombay. Diba? Eh, paano yan? Tatanggalin na daw sila ni Duterte. Bawal na mag 5-6. Wala na. Diba? So, dapat may savings eh. Kaya, manage natin yung money natin wisely. Diba? Gamitin po natin ng maayos para hindi po tayo nahihirapan. Yan. So, yung 10% mo, kaya nga maganda. Kanina po, nag-usap kami ng disciple ko. Sabi ko, dapat simulan na natin eh. Maganda, alam mo yun, habang bata ka pa lang, nagsisave ka na. Diba, habang bata ka pa lang, ganito na yung mindset mo. Tama, sabi ko nga, pambihira, dapat nung bata pa lang ako, natutunan ko na to eh. Kasi isa sa pinagsisisihan ko, nung sabi nga, isa sa pinagsisisihan na yung mag-asawa, nung single pa lang kami, hindi kami nag-ipon eh. Gastos dito, gastos doon, diba? Puro Starbucks, yan, wala tuloy. Kahit box, wala akong naipundar. Diba? Pambihira eh, puro gastos eh. Kaya nga mga kabataan, sabi nga, advantage nyo to habang bata ka pa lang, matuto ka ng humawak ng pera, matuto ka ng mag-impok, matuto ka ng mag-save, kumuha ka na ng insurance. Nandiyan ba si Percy? Wala. Diba? So, dapat marunong ka na eh. Alam mo yun, bata ka pa lang, tama na yung pag-handle mo ng pera. Kasi isa talaga sa pinagsisisihan ko. Pero, sabi nga sa atin po, may pagkakataon pa tayo. Diba? Pwede pa. Yan, so set aside, dapat tama po yung pag-handle natin ng pera. Siyempre, unahin mo muna yung sa Panginoon.
Yan, and then yung savings mo, saan mo ba ito dadalhin? Sa bills, di ba? Sa ipon. Yan, di ba? Sabi nga dun sa Facebook, may iPhone ka nga, wala ka namang ipon. Di ba? Di ba, alin ang wala kong ano? Basta may, at least in the future, may magandang naghihintay sa'yo. Okay? So number one is set aside or practice the art of setting. Yan, kaya nga po art, skill po yan. Kailangan ng skill. So dapat gamitan natin ng skill yan. Pag-aralan natin. Alam ko po, mahirap. Ako, hirap na hirap talaga ako dyan. Yan, lalo na kung yung, di ba? Sabi nga, paano yung pagkulang? Basta, pag-pray mo kay Lord. Di ba? So, mahirap po yan, pero gawin mo. Kasi, tiyak, mababago yung buhay mo. Number two. Yan. So, sabi dyan, now about the collection for God's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money and keeping with his income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Number two is save. Sabihin po natin, save. Save. So, practice the art of saving. So, ibig sabihin ng save dito is i-reserve. So, pwede kasi nag-set aside ka, tapos ginastos mo naman. Diba? O, ito, para sa ipon ko. Diba? Maya-maya, sinusungkit mo na. Ay, nagugutom ako. Alam mo yun? Sinusungkit mo na. Nag-alkansya ka ba eh. Sino dito yung ano? Ako po, kasama rin ako dyan eh. Diba? Nag-alkansya ka. Tapos maya-maya, sinusungkit mo hanggang wala nang natira. Kaya grabe dati. Nung nagtatrabaho ko, una ko nagtrabaho dati sa Jollibee. Yan, naguhulog ako doon. Yung 10 peso coins, talagang inuhulog ko eh. Pero pag gusto ko mag-computer, sinusungkit ko rin. Inaubos eh. Alam mo yun? So iba kasi, nag-set aside ka, nag-reserve ka, pero naubos mo. Kaya dapat save. Isa-save mo. Di ba? Sa Greek word nga po dyan, ang sabi po sa Greek word is teira. Sige nga po. Yan, sa Greek. Sabi po dyan, te. Basta yan, basahin nyo na lang po. Tesaurizo. Yan. Tesaurizo. Okay? So, basta yon, basta Greek po yan. Yan, to amass or to reserve. Yan, yun daw po yung ibig sabihin dyan. To amass or to reserve. So, dapat naka-reserve. Diba, ibig sabihin ng reserve, halimbawa, yan, gusto mong bumili ng bahay o gusto mong kumuha ng kondo. Diba, nagbabayad ka? Ibig sabihin, naka-reserve na sa'yo yan. Wala nang pwedeng kumuha niyan. Sa'yo lang yan. So, pag kinuha ng iba, pag binenta nila sa iba, halimbawa sa sasakyan, pwede mo silang i-demanda kasi nagpa-reserve ka na eh. Diba? So, yun ang ibig sabihin ng reserve. Eto, para sa'yo na to. Diba? Parang yung puso mo, diba? Naka-reserve na yan. Yan. Kanino kaya naka-reserve yan? Diba? Doon sa future partner mo. Diba? Pag naka-reserve, hindi na pwedeng galawin. Wala nang ibang pwedeng humawak niyan. Wala namang pwedeng ibang paggamitan niyan. Naka-reserve na to. Kaya nga, ibig sabihin nito, ay dapat naka-reserve for God. Yan. Nakalaan lang para kay Lord at wala nang iba. So, hindi na pwedeng galawin at gamitin para sa ibang hangarin at sa para sa ibang gastusin. Sabi ko nga, pag yung tights ko, hinihiwalay ko na yan. Minsan talagang ano eh, yung Lord, pautang naman. Nangutang ka pa kay Lord. You know? Konti lang, pero sabi ko, hindi. Kay Lord to eh. Pag ginalaw ko to, para ko na rin ninakawan si Lord. Yung sabi ng Bible, di ba, you rob me. Sabi doon sa Malakay. Di ba, Lord, I rob you. Di ba, I love you dapat. Di ba? So, hindi ganun. Hindi, sabi nga, kay Lord na yan eh. Kaya nga, pag nag-ipon ka, di ba, pag kay Lord, huwag mo nang sungkitin, kay Lord na yan eh. Di ba, chinachani mo pa eh. Ano gamit nyo? Pardibla chani. O ano, di ba? O stick. Di ba, kaya nga dapat, ano eh, pag nakasave, save na. Reserve na yan. Wala nang ibang paggagamitan. Ito po, tandaan po natin, ang mga taong save ay nagsisave. Di ba? Ang mga taong save ay nagsisave. Sila ay nagsisave ng offering para kay Lord. Alam mo yun, hindi dapat big deal sa atin to. Hindi na dapat argumento sa atin to. Ano ba naman yun? Topic ngayon? About ano? Offering? Diba? Ayoko na yan. Diba ako? Ganyan ako dati. Pero nung naturuan ako, pambira, ang sarap. Kaya nga pag nakakita ako ng offering box, natutuwa na ako eh. Dati natatakot ako pag may offering box. Ngayon natutuwa na ako. Sabi ko, opportunity to para i-bless ako lalo ni Lord. Diba? Para magbigay ako sa Panginoon. Yan. Sabi nga, dapat ano na eh, nagsisave tayo para kay Lord. Hindi na dapat natin to ikinakalungkot o ikinatitisod. Alam mo yun, dapat hindi ka na natitisod pag usapang offering kasi
niligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Di ba? Niligtas ka ng Panginoon sa impyerno. Alam mo ba yon? Kung gaano kakahalaga sa Lord. Sabi nga, higit pa sa kayamanan eh. Yung pagliligtas sa'yo ng Lord. Yung ano? Yung pag-ibig ng Panginoon na binigay sa'yo, yung pagmamahal niya. Diba? Sabi nga, yung darling of heaven, ibinigay niya sa atin. Diba? Kaya nga, dapat hindi na po to, ano, hindi na po to question sa atin, yung pagkakaloob natin sa Panginoon. So, learn the art of saving. Ulitin ko, ito po yung skill na dapat nating matutunan at sa gawa. At sa pinaka-importante po dito, yung self-control. Diba? Yung self-control, dapat may control ka eh. Pag alam mong nakaset aside na yan, huwag mo nang galawin. Diba? So kailangan yan eh. Kaya nga on the first day of every week, sabi diyan, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up so that when I come, no collection will have to be made. So, saving it up so that when I come. Kaya ka magsisave kasi may darating. Diba? Kaya nga kapag hindi ka handa, diba, mapapahiya ka, mapapahama ka. Alam mo yun, hindi ka handa. Hindi ka nag-save, hindi ka nag-prepare. So, baka mapahama ka. Diba, hindi mo alam, may darating na bill sa Meralco, may darating na bill sa tubig, sa bahay, sa telepono. Wala. Mapapahiya ka, hindi ka nag-save eh. Hindi ka nag-set aside. Inuna mo muna yung gusto mong bilan, diba? Uy, may bago tayong ano, may bago tayong karaoke. Ang bira, eh, naputulan ka ng kuryente. Wala rin. Diba, hindi ka nag-save. Inuna mo pa yung ano, yung luho kesa dun sa dapat na pagbayaran. Ako, ilang beses na po ako napahiya eh, kasi dati, bayaran ng bahay, wala akong pambayad. Siyempre, hindi naman matutuwa yung may-ari. Di ba? Kaya nga dapat pinaghahandaan po natin. Ano pa? Darating yung retirement natin kasi lahat naman tayo tatanda eh. Handa ka ba pagtanda mo? Are you prepared? O pag, sabi nga eh, natawa ko, naalala ko yung usapan namin, may nakita kami doon, nasa tindahan. Yung matanda, nakagano na lang siya, yung ang sarap ng upo niya. Sabi ng isang disciple ko, buti pa si tatang, nakaupong ano na eh. Anong tawag doon? Upong pensyonado na. Alam mo yon? Hindi na siya yung nagpapakahirap pagtanda niya, yung nagtitinda pa rin, talaga ang sarap ng upo niya. Alam mo, upong pensyonado. Di ba? Kasi dadating yun eh. So dapat pinaghahandaan mo. Di ba? Yung mga biglaang gastusin. Halimbawa, may mga kalamidad. Di ba? May nagkasakit sa'yo. O sa'yo, may nagkasakit na pamilya mo o pagsubok. Di ba? Nilipad yung bahay mo. Di ba? So kung hindi mo pinaghandaan, wala. 'Di ba matutulog ka tuloy ngayon walang bahay, ay walang bubong. 'Di ba? So dapat nagse-save po tayo kasi may dadating at dadating sa ayon sa gusto mo. 'Di ba? Kaya nga importante po yung emergency fund na tinatawag po natin. Importante po 'yun eh. Yan, sabi nga ang hindi marunong mag-ipon ay maraming na itatapon. 'Di ba? Kaya pag hindi ka nag-ipon, kung saan-saan mo lang dadalhin yung pera mo. Yan. Kaya nga sabi po ni John Ron, yan, sabi niya, yung poor daw, they spend money and save what's left. Yung mahirap daw na tao, inubos muna nila yung pera. Kung ano yung matira, yun yung sinisave nila. But rich people save money and spend what's left. Diba? Yung mga mayayamang tao, nagsisave muna at saka po sila nag-spend ng pera nila. Diba? Yun, inuuna nila yung iPhone bago yung ipon. Yan, kaya pag nasira yung iPhone, wala na. Diba? Wala na. Kasi yung pera na yan, ay yung mga gamit natin, yung mga cellphone natin, pang ano lang yan eh, di ba? Temporary lang yan eh. Eh, hindi ka nag-ipon. Pagdating mo sa future, wala. Di ba? Yan. So, sabi nga, in church setting naman, kapag hindi mo na-preserve yung offering mo kay Lord, walang rumaragas ang pagpapala na dadaloy sa buhay mo. Di ba? Kaya nga yung minsan, sa ibang area ng buhay natin, hindi tayo nag-iipon. Kapag hindi ka nag-preserve, yung pera mo parang ano eh, para kang bangkang nakatagilid na unti-unti nang lumulubog. Di ba? Kasi hindi po natin, hindi tayo nag-ipon. Yan, dapat po tayong mag-ipon. Di ba? Si Jesus nga eh, nag-save eh. Di ba? Jesus saves. Yan, parang matagal ah. Sige, konti pa. Yun. Di ba? Alam mo yun? Pero iba po yun. Si Lord, niligtas tayo. Yan, pero dapat tayo nagsasave din tayo para sa atin. Yan. Practice the art of saving. Yan, number two, save. And then number three, last. Yan, sabi diyan sa verse 3, then when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. So number one, ano po yung number one? Set aside. Number two, save. And then number three, send. Yan, send or practice the art of spending.
Yan, sabi nga, as a church, we are sending our offering for the Lord's work. Yan, so ginagamit po natin yung mga offering ito para po sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po, hindi po, alam mo yun, hindi po nakakapanghinayang na magtanim dito po sa gawain ng Panginoon kasi alam po natin na maraming buhay ang nababago. Maraming tao yung naaabot, maraming tao yung naliligtas. Sabi nga, your money, you can turn it into ministry. Alam mo yun? Yung pera mo, yung binibigay natin kay Lord, actually, kay Lord din yan eh, di ba? Pero dahil sa nagiging tapat tayo, marami pong naaabot. Marami pong nagagamit o naaabot yung Panginoon. Sabi nga, they will send it to the apostles or church council in Jerusalem at sila po yung magdi-decide kung paano ito i-distribute or gagamitin sa ministry. Yan, sabi nga, dapat iniingatan natin ito eh, kasi pera po ito ng Panginoon. Yan. So isa po sa principle na makikita po natin dito, so dapat po sa pag-handle ng pera ng Panginoon ay may maingat at integrity. So dapat po may ingat at integrity po. Kaya po dito po sa atin, yan, so hindi po pwedeng magbilang ng offering yung isang tao lang. So meron po tayong tatlong taga-bilang every service. Yan, at yung every treasurer po, lahat po ng umahawak ng pera, nag-iingat o nagbibit-bit nito, alam po nila yung rule ng Amazing Hope. Alam niyo ba yung rule ng Amazing Hope about dyan? Ang rule po natin is, hawak mo, ingatan mo. Pag may nawala, bayaran mo. Yan. So, kailangan po kasi, pera po ng Panginoon yan eh. Hindi po natin dapat baliwalay. Sabi nga, kanina, kahit ultimong sentimo, hindi po natin yan sinasayang kasi pera ng Lord yan. Diba sa Lord yan dapat iniingatan po natin. Yan, kaya yung pera po natin, dapat hinahawakan natin ng maayos. That we must handle money kasi kay Lord yan. Sabi nga, thank God po at naidadala po natin yung pera ng Panginoon sa tama. Nakita naman po natin, ang laki na po ng ginanda ng gawain ng Panginoon natin. Sabi nga ngayon po, almost 5,000 na po ang members po natin. So hindi po to simple po, hindi po madali, di ba? So kaya nga po, kailangan po natin yan. So, importante po na hinahawakan natin at naidadala po natin ng tama yung pera natin sa Panginoon. Yan. Kaya nga, ganun naman po yung pagpapala na ginagawa ng Panginoon sa church natin, di ba? Ang tindi po ng growth na pinaparanas po sa atin ni Lord. Kasi po, dahil alam po natin kung paano po natin i-handle yung pera. Yan. So, ganun to din naman po ang gawin natin sa lahat po ng kaperehan natin. So, bukod sa pag-set aside mo sa pera mo, dapat may savings ka din at learn to spend or send your money wisely. Di ba? Huwag yung bili ng bili, hindi porket sale, bibili ka na kagad. Sabi nga, ang tanong, nakatipid ka nga ba talaga? Hindi mo naman kailangan yan. Huy, nakasave ako ng 5 million dito sa binili ko. Hindi mo naman kailangan. Di ba? Hindi ka rin nakatipid. Kaya nga tuwing bibili ako, may bibili na ako, naalala ko yung tinuro ni Chingkitan. Sabi niya, pag bibili siya, tatanungin niya lago si Lord, Lord, bibilin ko ba to? Pag sinabi ni Lord na hindi, hindi niya bibilin. Diba? Alam niyo, ang sarap. Kasi alam mo yun, magagamit mo ng maayos yung pera mo. Kasi malinaw sa kanya, yung pera, hindi sa kanya. Steward lang siya, tigahawak lang siya. Kaya nga, ganoon naman kalaki yung kayamanan niya na pinahawak sa kanya ng Panginoon kasi marunong siyang mag-manage. So we must spend or send our money wisely. Diba? Pinaghirapan mo to eh. At pagpapala na galing kay Lord to, kaya marapat na dalhin mo lang din sa tama at gastusin mo ng maayos. Yan. Kaya ikaw rin, kabataan, yan, pag binibigyan ka rin ng magulang mo, gamitin mo rin sa maayos. Diba? Huwag puro dota. Diba? Pinaghirapan nila yan eh. Diba? Spend money wisely. Yan. So huwag mong gastusin ang pera sa mga bagay na walang maidudulot na maganda sa buhay mo. Diba? Alam mo yon? Alam mo na makakasira ng buhay mo. Diba? Huwag mo nang gawin nun. Sabi nga, gamitin mo siya sa tama. Malaki ang epekto ng pinagkagastusan mo sa mangyayari sa buhay mo. So, gastusin mo sa mali, masama yung consequence. O negative yung consequence sa buhay mo. Pero gastusin mo naman siya sa mabuti at maka-Diyos, may positive consequence naman po siya. So, if you want to live your life successfully, spend your money wisely. Yan. Kaya nga ako, sabi ko nga, so sa ngayon, wala akong pakialam, wala akong magandang cellphone, wala akong laptop sa ngayon, wala akong iPad, pero ginagamit ko naman sa tama at nagbibigay ako sa Panginoon. Alam ko dadating yung time. Hindi ko mamadaliin at masarap pag kay Lord galing, di ba? Kesa sa credit card, nagdudusa ka, di ba? Kaya nga, spend your money wisely. So, how to handle your money correctly? Number one, set aside. So, practice the art of setting. Number two, save. Practice the art of saving. Number three, send
practice the art of spending. Sige, tayo po tayong lahat.